Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So ayon sa ating napag-alaman ay nagtamo nga daw umano ng malaking pinsala sa utak at sa iba pang katawan kung saan makailang beses daw makaramdam ng masama, ilang oras pagkatapos nila maglaban ni Ricky Anpo. Dahil sa nangyari ay aktong nakita ng iilang member ng Team Pacquiao. Para na rin sa kaligtasan ni 8th World Division Champion Manny Pacman Pacquiao ay sumailalim ito sa iba't ibang examination at mga test para maseguro na ligtas siya. Dahil sobrang napakadelikado sa isang boksingero ang magsuka at mahilo, lalong-lalo nakakatapos pa lang ng laban niya kay Ricky. Dahil sa nangyari kay Manny Pacman Pacquiao ay inaasahan na rin ng Eelan, dahil halos lahat ng suntok na solido ni Ricky Anpo ay halos tumama sa pagmumukha ng ating former 8th World Division Champion Manny Pacquiao. Kaya hindi na rin katakataka na maapektuhan ang kanyang utak, dahil sa lakas ng impact ng suntok nitong si Ricky Anpo ay tila naalog ang ulo nito at naapektuhan ang kanyang utak. Isa kasi sa palatandaan ay ang pagkahilo, pagsusuka at masamang pakiramdam. Ang pinsala sa utak ay pangunahing kinakaharap ng ating boksingero saan man dako ng mundo. Si Manny Pacquiao ay nagkaroon ng matinding pinsala pagkatapos ng laban niya kay Ricky Anpo. Sa ngayon si Manny Pacquiao ay under observation at nagpapagaling parent. Ipagdasal na lang natin na sana ay nasa maayos siyang kalagayan, para makabalik siya sa laban at mabigyan pa tayo ng magandang sports entertainment. Dagdag pa sa ating mga balita, Ryan Garcia binanata ng undisputed super bantamweight 4 World Division Champion Naoya Inoue aka The Japanese Monster. Ayon kay Ryan Garcia, ay muli siyang dadayo sa bansang Japan upang dumisan ang record at talunin ang The Japanese Monster Naoya Inoue. Pahayag ni Ryan Garcia na gustong-gusto niya talagang makakalaban si Naoya Inoue, para makagawa daw sila ng record pagdating sa malaking kita sa pamamagitan ng pay-per-view. Ngunit ganun pa man ay tila hindi ito mangyayari dahil, ayaw din naman lumaban ni The Japanese Monster Naoya Inoue sa 140 pound junior welterweight division or kahit 135 pound lightweight division. Ayon kay Naoya Inoue ay lalabanan niya si Ryan Garcia kung bababa ito sa super bantamweight division. Kaya mukhang malabo maikasa ang labanan Ryan Garcia kontra Naoya Inoue. Dahil hindi naman bababa ng division itong si Ryan Garcia. Samantala Ryan Garcia ng hamon ang makakalaban pero hindi alam ang pangalan ng hinamon. Will hindi na ginalang ni Garcia ang boksingerong ito. Congrats to, I don't know his name but, Ambo. But anyway Ryan Garcia hinamon harap-harapan ang dalawang kakatapos lang maglaban at ito nga ay si Manny Pacman Pacquiao at Ricky Anpo. Kahit sino sa dalawa ang gusto niyang makalaban na gaganapin mismo sa bansang Japan. I want to fight in Japan. And I want to challenge you. Anpo or man, whoever. May sagot naman dyan si Ricky Anpo sa hamon ni Ryan Garcia, ayon kay Ricky Anpo ay let's find out. So ano sa tingin nyo guys, papalag ba dito si Ricky Anpo or hindi? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi okay alright.